upang pagtiwalaan siya. Ika-3 ng Hulyo. Ang pagkatakot sa tao ay nagdadala ng silog, ngunit ang naglalagak na kanyang tiwala sa Panginoon ay maliligtas. Kawikaan 29, versikulo 25. Ninanais ng Diyos na lakasan ninyo ang inyong loob, magpakatibay. Gumagawa si Satanas sa lahat ng dako upang ibagsak ang pananampalataya at gawing malungkot ang mga tao. Kung hindi kayo makaranasan sa pag-unawa ng mga pamamaraan ng kaaway, panalangin ang tanging ninyong kaligtasan. Buksan ang lahat ng sikreto ng inyong puso sa pagsisiyasat ng walang hanggang mata at makiusap sa Diyos na gawin kayong dalisay at matibay. At lubusan kayong kalasagan para sa malaking pakikibaka sa buhay. Lumalago ang pananampalataya sa pamamagitan ng salungatan sa mga pag-alinlangan. Nagtitipon ng lakas ang kabutihan sa pamamagitan ng paglaban sa tukso. Ibinigay ang lahat ng pagpapala sa Kanya na may mahalagang kaugnayan kay Hesukristo. Hindi sila tinatawag ni Jesus upang maniwara sa Kanyang biyaya at presensya ng ilang oras lamang at paalisin pagkatapos mula sa Kanyang liwanag at palalakaring palayo sa Kanya na may kalungkutan at kalumbayan. Hinding-hindi kailanman. Sinasabi niya sa atin na kailangan nating mamahagi o mamalagi sa Kanya at siya sa atin. Saan man kailangan isa katuparan ang Kanyang gawain, siya ay naroroon, banayad, mapagmahal at mahabagin. Naghahanda siya para sa iyo at sa akin na nanatiling tahanan sa Kanya. Kanlungan natin siya. Dapat mapalawak at mapalalim ang ating karanasan sa Kanya. Binuksan na ni Jesus ang kabuuan ng Kanyang banal at di maisaysay na pag-ibig. Pag-usapan ang tungkol sa katapangan, pananampalataya at pag-asa. Mga kapatid sa Panginoon, maging magpakatatag tayo. O gaano kaliit ang ating kaalaman sa kung ano ang nasa harapan natin, ibibigay natin ang ating buong pagkatao kay Jesus upang maging Kanyang lubos at masabi nating hindi ang nais ko, kundi ang kalooban mo o Diyos ang maganap. Nasa iyo ang banayad na pag-ibig at kabagan ng iyong tagapagligtas. Palaging tumingin sa Kanya, patuloy na magtiwala sa Kanya at huwag mag-alinlangan sa Kanyang pag-ibig. Alam niya ang lahat ng ating mga kahinaan at kailangan. Bibigyan niya tayo ng biyayang sapat sa araw natin. Patuloy lamang tumingin kay Jesus at lakasan ng loob. Sa tunay na pananampalataya ay may kahinaan. Tapat na may prinsipyo na hindi kayang pahinain ang panahon ng paghihirap. The Youth's Instructor, April 21, 1898.